Kidlat News Updates. Ako si Cesar Sorian, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, siyam na miyembro umano ng Dawla Islamiyah o DI ang nasawi sa isinagawang airstrike ng mga sundalo sa boundary ng Maguindanao del Sur at Cotabato Province. Kinumpirma ito kahapon December 8 ng 602nd Infantry Brigade na mismong nanguna sa operasyon. Ayon sa 602nd IB, ang siyam na biktima ay parte ng Hasan faction ng DI at pinaniniwala ang sampu pa sa mga ito ang sugatan sa nangyaring engkwentro. Nasa 100 pamilya naman ang inilikas sa Barangay Dalgan, Pagalungan sa Maguindanao del Sur dahil sa pangyayari. Kasalukuyan pang nagsasagawa ng clearing operation ng mga sundalo sa lugar upang malaman ang kabuuang casualties dahil wala umanong natagpo ang mga bangkay kung saan napasabugan ang mga teroristang grupo. Samantala, isa naman ang patay habang lima pa ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa Sitio Mafran, Barangay del Pilar, South Upi, Maguindanao del Sur nitong Biyernes ng madaling araw, December 8. Ayon sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region, naghahanda ang mga biktima para sa isang selebrasyon ng maganap ang pagsabog. Kinilala ang nasawi na si Nestor Amborgo Jr., 37 years old, habang kasalukuyan namang nagpapagaling ang mga kasamahan nito. Inaalam pa ng kapulisan ang motibo ng insidente. Kinundina ng Association of Southeast Asian Nations o ASEAN ang nangyaring pambobomba sa Marawi City noong December 3. Tinawag ng ASEAN ang ginawang pag-atake na isang heinous terrorist attack at nangakong handang tumulong sa pamahalaan ng Pilipinas sa anumang assistance na kinakailangan ng bansa. Sa isang statement, sinabi ng ASEAN na committed sila na palakasin ang Regional Counter-Terrorism Cooperation para maiwasan ang mga pag-atake ng terorismo sa hinaharap. Samantala, sumagot naman ang Department of Justice na kanilang tatanggapin ng anumang tulong mula sa ibang Southeast Asian government. Kasunod ng decongestion program ng mga kulungan sa bansa, 141 na inmates ang nakalaya sa Manila City Jail sa pamamagitan ng good conduct time allowance na ipinagkaloob sa kanila. Sa kanilang paglaya kahapon December 8, sinalubong ang mga bagong layang prisoners ng kanilang mga kaanak kung saan bakas ang galak at pasasalamat sa kanilang mga mukha. Sinimulan ni Manila City Male Dorm Chief Superintendent Lino Soriano ang project layang inaasam sa napapanahong okasyon o lino na naglalayong palayain ang ilang persons deprived of liberty bago ang Pasko. Karamihan sa mga inmates ay may mga kasong involved sa Section 11 ng Republic Act 9165 o ang Dangerous Drugs Act of 2002 involving 50 grams ng shabu. Kinilala sa Local Legislative Awards 2023 ang 15 top performing city and municipal councils sa buong bansa ng Department of Interior and Local Government o DILG, Vice Mayor Leagues of the Philippines o VMLP at Philippine Councilors League o PCL sa Pasay City. Ang mga pinarangalan para sa Highly Urbanized Cities o HUC, una ang Quezon City. First runner-up ang Mandawi City at second runner-up ang Bacolod City. Para naman sa independent component cities, Santiago City Isabela, Ormoc City sa Leyte at Cotabato City sa Maguindanao. Para naman sa component cities, nariyan ang Bogo City Cebu, San Fernando Pampanga at Batangas sa Batangas. Para sa first to third class municipalities, una ang munisipyo ng San Mariano sa Isabela, Tigbawan, Iloilo at Florida Blanca, Pampanga. Sa 4 to 6 class municipalities, nanguna naman ang Agoncillo, Batangas, Hungduan, Ifugao at New Lesena sa Iloilo. Ang mga binigyang pagkilala ay base sa pagtugon sa legislative agenda, availability ng legislative documents, effectiveness, efficiency, legislative citations and awards, and capacity development for legislators and staff. Ang ilan sa local legislative best practices ay ang free bus ride ng Quezon City, anti-discrimination based on sexual orientation and gender identity ng Mandaluyong City at lungsod ng Maynila. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita. We'll be right back.